isa ng ating parokya, inanyayahan namin kayo na makaisa sa pagpapasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa Panginoon. Sila ay si Mercy Rico and family. Gayon din, hinihiling namin na ipagdasal natin ang mga tanging kahilingan ng ating kapatid ni Mandak family. Tayo po ay magsitayo para sa ating banal na pagdiriwang. Liwanag ng sanlibutan. Bilang mga asin, tayo ay hahadlang sa pagbubulok ng lipunan at magbibigay lasa sa buhay dulot ng ating pananalig sa Diyos. Gayun din naman, tayo rin naman ay liwanag na sinisindak sa dilim at lulubig sa kasamaan. Sa pagdiriwang ng Eukaristiya, hilingin natin sa Panginoon na tayo'y maging marapat na maging asin at liwanag ng sanlibutan. Mga kapatid, aminin natin ang ating maksaw na pag tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing magdudulot ng kapatawaran ng ikapag. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mo wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin, ikaw ay nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad ay inyong parantan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit sa ang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng puon ang dalangin ninyo pag kayo'y tumawag. Ako'y tutugon agad. Kung tinigilan ninyo ang pangaalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kalilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagiging matwid ay di magwawala.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit, hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya ko ang wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na pinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y, hindi ko kayo inagit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na mabatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa sanlibutan, tumawalan ng alat ng asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluan. Kaya titinatapo na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi may tatago ang isang bunsod na nga tayo sa ibabaw ng burod. Walang magsisindi ng ilaw at magpapalagay nito sa ilalim at takalan. Salip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Asin ng daigdig ilaw ng sanlibutan. Maaari po matagal na umaligaw na sa ating mga pandinig ang mga salitang mabahagi. Ilaw at asin ng daigdig yung hamon na ipinamamanhik ni Jesus, hindi lamang po sa kanyang labing dalawang alagad, ngunit para po sa atin. Para lalo natin maunawaan, kung niyo po maalala, noong nakaraang linggo, ay ang ebanghelyo natin ay tungkol sa walong
pagpapala. At binigyan natin ng Diyos, isa sa binigyan natin din nilin, pinagpala ka ng Diyos. Pinagpala kayo ng Diyos. Kaya, itong pagpapala na ito ay hindi lang para sa atin. Ito ay para sa lahat. At nawa ang pagtawag ni Israelit, partikular ng pagtubo ni Israelit, asin at ilaw ng daigdig. Magbigay ng lasa upang huwag magulog. Magbigay ng liwanag upang makita natin yung tamang landas sa tinatahak natin. Huwag tayo mapahamak. Sabag kapag madali, matatalisog tayo kung ano-ano ang pwede natin magawa kapag wala ang liwanag. Mapapahamak tayo sa mga tao na sa paligid natin. Kaya ito yung dalawang hapon na pinamamahay ko sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. At naisin po natin itong lalong pangiligilaya sa liwanag rin po ng mga pagbasa natin sa araw na ito. Sa una at sa ikalawang pagbasa. Na ang palimasin ng daigdig at maging liwanag ng sanlibutan ay una sa salitang ginamit po rito ni San Pablo, ni Propeta Isayas sa kanyang sulat ay alin, para katulad po na pinamanig dito, kung yung mapapansin po sa Pablo Propeta Isayas ay alin, ito yung mga ilaw ng sanlibutan. Ano ito? Katulad din po ng pagpapahay kasimula ng ating pagdiriwang ng misa. It is our identity and mission. Ano yung ating identity? Maging katulad ni Kristo. Anong paging katulad ni Kristo? Ang maging mapagbahagi. Ano yung ipagpapahagi natin? Yung pagmamahal ng Diyos. Katulad po ng halimbawa ni pinamanig ni Propeta Isayas. Ano yun? Share your bread with the poor. Clothe the naked. Bahagi yun na kung saan kung mamapansin natin ay bahagi ito ng seven corporal works of mercy. Seven corporal works of mercy. Ba't mo gagawin ito? Sabi nga natin kasi babalikan ulit natin yung ibanghelyo natin kahapon na nung nakaraang linggo, pinagpala ka ng Diyos. At dahil pinagpala ka ng Diyos, may ibabahagi ka. Kasi pinagpala ka ng Diyos. At yung ibabahagi mo, may sabi nga natin, isa pa rin alin, ito yung tagasunod ni Jesus. Ito yung tunay na alagad ni Jesus. Makapagbabahagi. Bakit? Dahil pinagpala ng Diyos. Mas kung tunay kang pinagpala, mayroon kang ibabahagi. Kung wala kang ibabahagi, ibig sabihin, hindi ka pinagpala. Ikot natin siya. Kaya siguro sabihin niya, Father Iba, sabi niya, magnanakaw ako para mayroon akong may bahagi. Hindi. Hindi bahagi, hindi yun eh. Nakaw yun eh. On the strict sense of the word, hindi yun. Hinuha ko sa kanya, hindi ikaw ang pwedeng magbahagi noon. Sabagat, hindi talaga yun. Pero dahil ikaw ay nakapagbahagi, ano yun? Kasi pinagpala ka ng Diyos. Kaya yun ang hamon. Kaya nga po huwag ninyong babalikan. Hayaan nyo kasi napakaganda ng sulat ni Propeta Isayas. Hayaan nyo po. Anong sabi ni Propeta Isayas? Sabi po niya ay,
Ito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ng walang tirahan ang mga tao na halos ubad na ay inyong parantan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkakayon, matutulad kayo sa mukhang liwayway, hindi maglalaho at gagaling ang inyong sugat sa katawan. Kaya po kung isa masabi natin, baka may mga sugat na hindi gumagaling, baka kasi hindi tayo nagbabahagi. Pero hindi natin yun. It is our identity. Yun ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, ang magbahagi. Sapagkat tayo ay pinagpala ng Diyos. And it is also our mission. Pangalawa, siguro, baka tayo rin ikatulad ni San Pablo sa ikalawang pagbasa na ipinamamahalig po rito, na pinaalala sa ating San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto na kung isa meron tayong lalahan na sino ba ako para magbahagi? Wala rin naman ako. Ano ang pinapaalala sa atin ni San Pablo? Sabi niya, ay, hindi ito karunungan ng tao. Huh? Ito'y karunungan ng Diyos. Ang mahalaga'y magbahagi ka. Huh? Ang mahalaga'y magbahagi ka. Hindi mo kinakailangan maging exceptional. Huh? Hindi mo kinakailangan maging magna cum laude. Huh? Hindi mo kinakailangan na ikaw ay napakayaman. Hindi mo kinakailangan na ikaw ay manalo sa loto para ka lamang makapagbahagi. Yung pagtamad sa pagbabahagi ay pwedeng gawin ng sino mang sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ano lang kinakailangan? Maging bukas ang ating puso sa Espiritu ng pagbabahagi. Kaya nga, bahagi una kung saan yung nakita po natin na dito tayo nanggagaling. Na ito lahat na ito yung nangyari gawa ng alimah. Gawa ito ng pagpapala ng Diyos na kanyang ibinigay sa pamagitan ng kanyang paghihirap at kanyang pagkamatay sa krus upang makamit natin ang kaluwalhatian na ipinangako sa atin ng Diyos. Hindi nyo kinakailangan na maging si Superman o maging si Wonder Woman para kayo makapagbahagi. Ang mahalaga, magbahagi kayo. Huwag nyo nyo ikahiya. Ay, ito lang ang may bahagi ko. Yan lang. Kung ang may bahagi mo ay talento, yun ay bahagi mo. Yun ang meron ka eh. Hindi ka naman nahihingihan ng Diyos sa mga bagay na wala sa iyo. Kasi yung unat, hindi mo naman talaga pwedeng ibahagi. Wala ka eh. Sabi mo sa iyo kanina, hindi mo naman pwedeng nakawin para mayroon ka lang may ibabahagi. Kaya yun po yung pahayag na pinamanig ko sa atin ni San Pablo sa kanya na pinapaalala sa atin sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto. At kung lahat na ito, ba't natin gagawin? Na ibahagi ito? Ay, sapagkat para magbigay ng papuri at parangal sa ating Diyos. Upang sabi na natin for the glory of God. Pero yung dalawang hamon ay iniwanan ko po sa inyo na maging bahagi po ng ating paninilay. Na tayo tinatawagan ng pumay kapal na makita ko natin. Share. Sabi mo, hindi lang ho sa social media ang sharing. Yung ating buhay pananampalataya.
Wala po itong restriction. Wala po itong copyright. Wala po itong patent. Kasi yung turo ng aking Panginoong Jesucristo ay isang turo na alin yun? Na yung pagbabahagi mo hindi pwedeng gaya ng sa iba. Ang mahalaga alin? Ibahagi natin ang pagmamahal ng Diyos. Kasi pinagpala tayo ng Diyos. Pangalawa, sa abot ng aking kakayanan, magbahagi tayo. Hindi mo kinakailangan maging si Superman o si Wonder Woman para sabihin mo na magbahagi ka. Hindi. Kung ano lang sa iyo, yun ay isa pa na para magbigay. Ang mahalaga na rin, hayaan ninyo na ang karunungan ng Diyos ang dumaloy sa inyong pagbabahagi. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo ang isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Birhen, ipinagpasakit ni Pontius Pilato, ipinako sa krus na pagkain, nanalo sa labor na mga lumawa, may katuharo na buwan ng muli. Umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos na ang makapagalingan sa langit. Doon magmumula at paririto at tumukong sa kapagbubay na namatay ng tao. Sumasampalataya ng mga Diyos sa Diyos Espiritu Santo, sa pananasimba at katolika, sa kasamahan ng pagkain, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa amang nakinig sa atin at nagbibigay sa lahat ng mabuting bagay sa bawat kailangan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang Katolika, siya nawa ang maging liwanag ni Kristo sa sanlibutan na manatiling tapat sa mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin para sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan. Sila naway kumilos laban sa mga pag-aapi sa ating lipunan at lumingap sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin para sa bawat komunidad. Patuloy nawa silang maging liwanag ni Kristo sa mga nag-iisa, api at mga nagdurusa, at maging asin upang ang bawat sugat nila'y maghilom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin para sa mga may sakit at karamdaman sa pamamagitan ng mga taong nangangalaga sa kanila. Sila naway guminhawa at gumaling. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin para sa mga minamahal nating yumao, naway makita nila ang mukha ng Diyos na pinaglilingkuran nila ng tapat noong sila'y nabubuhay pa. Manalangin tayo.
Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, Amang mapagmahal, tulutan mo na sumikat sa amin ang liwanag ng iyong kaharian. Naway umakay din naman sa liwanag na ito ang aming kapwa. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, yung mga paghahay natin kaligtad ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahay sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mo ito'y aming mapagsaluhan bilang pakinabang sa buhay mo pagmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandaang loob kami iyong ibinukod upang iyong may tampok sa kadakilaan mo lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ang magandang paraan may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya dahil yung minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw na ligtas. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng Panginoon Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisa ang pusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aming katawan na inihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ng abuna, ninawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang lipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat na kami ang inarapan na tumayo sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Busbusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis ni Benaventura. Anak na ng kaparihan, alalahanin ko rin ang mga kapatid namin na inlay na may pag-asa sila yung muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga humanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria nila ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ni San Martin, na mga apostol na lahat ng mga banananamuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karanahan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoon, Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ang panangagpapuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upang tunay nating may bahagi
ang pagmamahal ng Diyos bilang mga ilaw at asin ng daigdig.